Welcome back, mga kaaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldap. Ito yung ebidensya at resibo na updated po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi po ng iba na wala naman pong pruweba, wala naman pong ebidensya at resibo. Dito po tayo ngayon sa pinaka-latest na bagong aldab na ibibigay natin. Ang ibig kong sabihin, mas totoo, mas masasabi nilang 101%. Di po ba kaysa kung magbibigay tayo ng mga kumbaga bali-balita na hindi nila tinatanggap, eto sigurado tanggap na tanggap po nila. Sa ayaw at sa gusto nga po nila, masasabing legit tayo at hindi po tayo masasabihan ng fake news. Di po ba? Well, bago tayo pumunta sa ating pinaka main topic, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Ito po yung topic natin, si Mengay wala po sa pamilya, spotted, hindi daw po nakikita. At syempre, itong pag-react naman po ni Henyo Master Joey De Leon sa Twitter, mga kaaldap. Unahin na natin itong TBJ. Marami po kasi nagtatanong, Mr. Destiny, medyo magulo itong mga kumakalat ngayon na talagang umaayon daw po sa tape. Dahil ang trademark ng tape o masasabi natin na yung pag ang ibig sa ano ba yan, Mr. Destiny? Kasi yung TBJ, di po ba, nag-file sila ng application na para i-abandona nga po raw sa Tape Incorporated yung title ng It Bulaga. Pero hindi daw sumang-ayon. Kumbaga, binigyan nga po raw ng petisyon o nag-file daw po ng petisyon ang kampo ng EAT para i-cancela. Pero hindi daw po pinansin, mga ka-aldab. At ang pinaka-huli nga po daw na inilatag ng TBJ na ipakansela o ipatigilin nga po raw ang tape, inatsopera po raw. Kumbaga, aya nga po panalong-panalo ngayon ang TBJ dahil ang Tape Incorporated dahil nakuha nila yung trademark at successful naman po daw na nakapag-renew. Samantalang yung application nga po raw ni Henyo Master Joey De Leon hanggang ngayon nakapending. Tapos yung application naman po daw ng kumbaga ipatigil ni JDL nakapending pa rin. Di po ba? Ang dami nga po, mga kaaldab. Tapos yung copyright daw po na sinasabi ng TBJ sa GMA nakapending pa rin. Grabe, di po ba? Samantalang yung tape talagang panalo. Kaya nga po ito yung naging komento ni Henyo Master Joey De Leon na bumaha po ng maraming komento. Hindi na natin babasahin niya, mga kaaldab. Yung post lang po ni Henyo Master Joey De Leon na hindi masamang magsaya kung tama ang dahilan. Hindi masayang magbunyi kung wala kang nilalamangan. Medyo mabigat po yung mga binibitiwang salita ni Henyo Master Joey De Leon. Di po ba? Medyo siyempre, kumbaga ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na okay lang daw po daw, okay lang po raw yung trademark na gamitin. Total na gamit na rin po yan ni Henyo Master Joey De Leon. Sinasabi kong malaking kalokohan. Di po ba? Real talk to, malaking kalokohan. Kasi sa tingin nyo po ba, hahayaan lang gamitin yung ganun? Hahayaan lang ng makakuha ng mga ganun simpatya? Di po ba? Ako, makakalab, sabi ko nga po sa inyo, kahit anong gawin nila, ito yung isa, bibigyan ko po kayo ng konting sample lang po, mga kaaldab, kung bakit po nagagamit yung, ang sinasabi ko kasi ng tape, na empleyado lang daw po yung, kumbaga, gumagawa.
empleyado lang daw po sina Tito Vic and Joey. Yun ang sabi po nila, mga Kaaldab, na kapag ka nasa loob ka ng management at gumawa ka at binabayaran nila, mga Kaaldab, eh magiging kanila kasi binayaran naman daw eh. Yun po yung sinasabi ng iba. Pero gaya ng sinabi ko, wala naman po tayong pakialam dyan, di po ba? Ang sa atin lang po eh, Aldab Nation, di po ba? Kila Mengay at kay Alden. At eto, pag-usapan natin kina Mengay at kay Alden. Wala daw po, mga Kaaldab, sa mga bagong posts ngayon sa social media si Main Paul Carson. Sa isang post nga po, mga Kaaldab, na inilabas nila ng buong pamilya, eh wala po dun si Mengay. Andun si Congressman Spotted, andun si Enchong D, pero si Main Mendoza, eh wala po. Doon pa lang mapapaisip na po kayo, nasan nga po kaya si Main Mendoza? Bakit kaka-honeymoon lang nila, eh hindi po nakita sa picture? Ito yung sinasabi ko, mga Kaaldab, marami na naman po magre-react sa akin. Marami na naman magsasabi na, oh, bitter lang yan sa Aldab eh. Kumbaga, pero hindi nila masasabing fake news. Yan po yung isa sa gusto ko ngayong gawin. Yung hindi man po natin maipakita o hindi man tayo magbigay ng update patungkol kina Mengay at Tisoy na sabihin magkasama sila ngayon. Hindi natin yan magagawa dahil kumbaga magiging bitter lang po tayo eh. Pero pag Aldab Nation ka, alam mo yung pinupunto ko. Alam mo na agad-agad yung ibig kong sabihin na wala si Mengay sa mga posts ng pamilya Spotted. So, matik na yan, mga Kaaldab. Pero hindi natin sinasabing magkasama sila Mengay at si Alden Richards, ha? Di po ba? O, para klaro lang. Pero sabi ko nga po, kung Aldab Nation ka, madali mo akong makuha. Madali mong magegets yung pinupunto ko. Kung simula 2015, eh magkakasama na tayo. Sa isang post, mga Kaaldab, na inilabas, latest yun. Ngayon, hindi nila masasabi na ako, fake news yun, dahil pinost naman po. Ang sinasabi lang po nila ngayon, baka busy lang daw po si Mengay, baka pagod na pagod. Okay lang naman po, mga Kaaldab. Yun naman po, ito, lagi silang may counter. Di po ba? Yan lang po yung mga pahayag nila. Ang kagandahan lang po, mga Kaaldab, na kumbaga natutuwa rin tayo, hindi na tayo masasabihan pa ng gumagawa ng mga edited picture, mga throwback picture, mga throwback video, tapos sasabihin nila fake news yan, walang katotohanan, ikakasal na si Mengay, di po ba? Ngayon, wala na silang pwedeng sabihin na mag-asawa na yan, di po ba? Ang punto natin ngayon, nasaan si Main Paul Carson? Bakit walang ganap kay Main Paul Carson? Ano na nangyayari? Bakit hindi nila maipost na kasama nila si Mengay? Yun lang naman po yung pinupunto natin, di po ba? Pero siyempre, affected sila. Halatang halata po. Halata na hindi po nila gusto yung mga sinasabi natin at mga pinapaliwanag natin. Patunay lang po yan, mga Kaaldab, na pagdating po sa mga kaganapan, eh sila po talaga yung bitter. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para klaro. Sinasabi ko lang po ito para sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Ako masaya ako, mga Kaaldab, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin yung mga ganitong simple pero may laman. Di po ba? Kung nasaan si Mengay, syempre alam nyo na. Di po ba? Oops, issue yan ha, Mr. Destiny. Akala ko ba nakapag-move on ka na? Sabi mo, move on na kayo. Di po ba? Sabi nga po, mga Kaaldab, eh, di po ba? At least wala tayong direct to the point na mga sinasabi. Ang sa atin lang, nagtatanong lang. Di naman po masama magtanong, di po ba? Although sasagutin nila. Real talk yan, mga Kaaldab. Kaya nga po ako natutuwa ngayon na medyo mas marami tayong update kesa po sa kanila. Sila, minsan lang mag-post ang pamilya Spotted. Minsan lang mag-update, wala pa si Mengay. Doon pa lang mapapaisip na po kayo eh. Kaya nga po tanong natin, tinatanong ko nasaan si Main Paul Carson. Bakit hindi kasama ng pamilya Spotted? Di po ba? O, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po ito sa pananaw at opinion po ninyo. Ang sa akin, updates lang. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po
na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.